nangyari sa family mo eventually after ilang Christmases na hindi mo nakakasama sila? Sa akin, sobrang sakit. Oo. Siyempre, yung dalawang anak ko, hindi ko rin nakita. May asawa pa ako, tapos paglaya ko, wala na pala akong asawa. Burol. Eh, siyempre, ang sakit nyo. Yung iburol? Oo, bago ka makakapag-idalaw, kailangan pang iburol muna. Yung, siyempre, ang pangit ng term na yun. Kahit hindi na ako mag-idalaw, kung iburol lang din naman yung sasadyain mo. Welcome back to my vlog. Itong time na to ay yung pinaka-busy season for all the Filipinos. Of course, we don't know that there are people inside jail that are still locked up, still getting incarcerated sa Burmonts. Inside a place where you cannot get out, the only thing you wish for is to be back with your family. And napakasakit to be away from them. At para mas maintindihan niyo kung anong Christmas sa loob ng kulungan, gusto ko kamustahin my assistant who I happen to promise will give her a better life once she gets home. From Pasig City Jail, nilipat siya sa CIW, Correctional Institution for Women. Pang matagalan talaga sa CIW. That's the scariest place any prisoner would want to be in because it would only mean you are sentenced already. You can possibly stay there for the longest time. And she already overstayed. Isa siyang helper sa isang bahay ng mga doktor. Kaso nga lang, may tumawag sa kanya one day at nabudol-budol po siya. Dini na ang 25 anyos sa kasambahay na si Sheila Milaino sa Pasig Prosecutor's Office matapos umunong tangayin ang mga lahas at cash ng kanyang amo. Depend sa pangaraw ng kasambahay, biktima lang din siya ng modus na dugo-dugo. This is Sheila Milaino. She is my assistant. She was actually convicted kasi nag-plea bargaining siya. So ngayon, she's in the outside world enjoying life. So kamusta? Super happy. Sobrang, ang laki ng diferensya na nandun ka sa loob kaysa dito sa laya. Kasi ang dami mong pagpipilian ng mga pagkain. Sobrang na-appreciate ko lahat yun. Lalo na dito sa bahay nyo. Ah. Oh, kasi sa loob, ano ba yung mga kinakain natin? Mga sinabawang upo, sinabawang miswa. Sabaw na sobrang konti lang talaga. Oh, yung meat, wala. Yung lugaw, tsaka yung lugaw sa atin, sinabawang kanin, hindi na siya lugaw. Sabaw na eh, wala na yung kanin eh. Hindi po talaga katakam-takam yung pagkain sa loob. Yung paborito mo, repolyo. Yung repolyo na... Yes, cabbage. Lahat naman kinakain mo eh. Kinakain ko lahat, pero hindi ibig sabihin nun masarap siya. Wala lang talagang choice. Other jails, may mga... Kalawang. Yung mga ano, kalabasa nila hindi binabalatan. No? May baboy na baboy ang pagkain. Luto. Hindi maayos. Sa atin, nakakulong man tayo. Parang mas maganda yung naging posisyon natin kaysa dun sa ibang mga jail na nakaupulan din talaga sila. Sobrang sikit talaga. Pasig City Jail, in fairness naman, bago siya, kakabigay lang ng government dun sa Pasig, yung bagong jail nila for women. Bago noon, though, sobrang liit talaga yung lugar. Nung nag-umpisa lang si Lino noon, nasa floor talaga siya. Nakatagilid talaga, as in tagilid. Ganyan. Yeah. As maaamoy mo na yung katabi mo, nakaganyan na. Mga hininga ng katabi mo, maaamoy mo na. Yung amoy ng buhok ng katabi mo na, bagong ligo naman siya, pero parang maamoy mo yung ano, bakit ganun? Maanggo. Anong ma? Maanggo. Hindi mo maano yung, ano niya, amoy. Bagong ligo naman siya, pero iba talagang amoy. Kasi kulob sa loob eh. Yung higaan ng time na yun, may kamay pala ng ganyan. Talaga yung leg nila nandito na sa... In fairness, na-adjust mo yung sarili mo eh. Nakakatuwa. Kasi, syempre, ikaw, pagdating ko dito, ganito pala kalaki yung higaan mo dito. Ganito pala kalaki yung bahay. Tapos doon sa kulungan, ganito lang yung space mo. Liit-liit lang. Yoga mat lang. Actually, smaller pa nga. Nung time na nakulong ka, ilan Christmas din yun? 4? I've had 5 Christmases in jail. So, ikaw 4. Ano yung mga naiisip po pag malapit na mag-Burmonts? Siyempre, andun yung nalulungkot ka na. Sa atin dun, kahit fireworks, sa lumang building tayo, hindi namin makita. Kahit sikat ng araw, hindi mo makita. Nag-i-imagine ka na lang, pag may pumuputok na fireworks sa labas, imagine mo na lang yung itsura ng fireworks kasi hindi mo naman pwede makita. Wala ka rin privilege na lumabas. Sa bago na experience natin, 5 minutes lang, baba na kayo. Ganun lang. Titingnan lang namin yung fireworks, sobrang bilis. Tapos as soon as mag-ingay ng slight lang, baba na kayo! Sa ganung paraan lang namin na experience yung Pasko,
Tsaka yung New Year. Ganun lang, kami-kami lang nagkakasiyahan. Maiiyakan lang sa sarili mo, napalihim. Every Christmas, palagi may sumisigaw na, last ko na to! Uuwi na ako! Naalala mo sumisigaw tayo sa pintana na, uuwi din kami! Akala nyo ba kayo lang? Uuwi din kami. Kung para ka ng ano, ginagawa mo na lang libangan, kahit na siyempre, na, nasasaktan ka kasi yung iba nasa labas, nag-New Year, nagpapasko, tayo ginagawa na lang natin katatawanan yung mga bagay na. Kaya lang maging light yung situation. Mm-hmm. Ano nangyari sa family mo ilang Christmases na hindi mo nakakasama sila? Yung sobrang sakit. Dalawang anak ko, hindi ko rin nakita. Nung lumayan lang ako, tsaka ako na lang sila nakita. Tapos paglaya ko, wala na pala akong asawa. Pumasok. May asawa. Paglabas. Wala na akong wala asawa. Wala na. Taken for granted na. Ng ibang bahay siya eh. May mga nasa loob pa na ilang years? Magte-10, 7, 8? Lalo na sa pinuntahan ko, di ba, sa CIW. CIW, hindi ko kasi alam yung experience doon. Kung ano ang Christmas so, mas gusto ko yung jail. Kung papipiliin mo ako, jail o CIW, mas gusto ko yung jail. Pag idalaw, ma'am, pwede po ba ako mag-idalaw? Importante lang po, emergency doon kasi CIW. Kailangan pa mga iburol. Eh, syempre, ang sakit nyo. Anong iburol? Oo, bago ka makakapag-idalaw, kailangan pa iburol muna. Kahit hindi na ako mag-idalaw, kung iburol lang din naman yung sasadyain mo. Ang hirap dun sa loob ng AW. Okay, yung idalaw, prisoners will be able to talk to their family members through video calls. Ngayon, ang sinasabi yung iburol, mapapanood mo yung funeral ng pamilya mo. Mm. That's totally sad. Tagal mo nang dinakita ng family members. And finally, the only time na magkoconnect ka ay through iburol. Siyempre sabi ng iba eh, wag na. Enjoy na lang namin kahit ayaw namin sa place na to. Kasi naman, mabalitaan namin mag-iburol kami. Pero bago mag-December, pinalaya ako ni God. November 26, pinalaya niya na ako. Yay! Siyempre, dahil sa'yo yun, hindi mo kinulit-kulit yung attorney ko nun eh. Tingnan rin, na-convict na isang tao, public attorney, hindi na nila iniisip masyado yung na-convict na. Kasi syempre, naka-focus sila dun sa mga current cases nila na pwede nang ibalaya pa yung mga tao. Kinulit ko talaga yung lawyer. Ganun talaga daw dun eh. Kasi pag wala daw families na nag-aasikasa ng papel, kailangan abutin ka pa ng siyam. May time ka yun, may duration of time ka na dapat pinalaya ka na. Palaya na siya, dapat hindi tinetenga yung ganung tao. Tuwang-tuwa talaga ako nung lumaya ako. Kahit may naiyak ako, kasi syempre, minahal din ako ng mga tao sa loob. Doon yung takot ko na baka may manakit sa akin sa CIW, pero hindi pala. Yung expectation ko na yun, wala naman. Lumaya na ako, nagsiiyakan sila lahat. Nung napapanood ka pa nila lagi nun, sabi niya, ang galing talaga ni Karen, no? Kahit nasa loob na ng Big Brother, nagagawang ka pa rin niya ng paraan. Kasi syempre, nalalaman nila na sinusuportahan mo pa na ako kahit na nasa loob na ng PBB na. Inassign ko kasi yung mommy ko na magpadala pa rin sa kanya kahit na nandun ako sa PBB. Si mommy mo nagsend sa akin niya, eto, mainiwan si Karen sa akin. Ano, baka magutom ka dyan. Hindi man alam yun. Akong sobrang na-depressed ako. Ikaw yung taong naniwala sa akin. Na, kami, lagi mo ko nilalabas-labas. Sobrang na-appreciate. Oh, kasi ano to eh, palaban to sa loob ng City Jail eh. Actually, she was one of my right-hand girls, pero medyo mainit siya sa mata ng mga ibang tao. Noong una yun, mga year na ganun. Pero nung, alam mo, sabi mo sa akin na, sige, lalabas kita, magbe-braid-braid ka. Doon ako nakilala ng mga duty na binigyan ako ng pagkakataon na mag-ayos ng mga buhok. Dahil yun sa'yo, hindi ko nakakalimutan yung mga ginagawa. Oh, hindi ako naiyak na din. Diba na wala akong dalaw, no? Nagkapera ako. Ayoko rin makipag-usap nun, diba? Ikaw yung gumawa ng paraan para makihalubilo ka sa mga tao. Diba? Siyempre, hindi mo na alam. Ako naaalala ko pa yung hanggang ngayon, siyempre, nikwento ko sa ibang tao. Yung mga walang katumbas na halaga yun. Yung ginawa mo sa akin. And honestly, hindi ko naalala yung mga moments sa ganun with other prisoners sa even your story. Ako pala yung nag-give yun ang pinag yun ang tiningnan ko. Kaya ako nakilala ng mga duty. Kasi kung hindi mo ko nilabas ng mga panahon na depressed ako noon, bigyan natin ng pagkataon sila. Yun ang magaling niya. Alam mo yung positive yung ano mo sa akin. Sabi ko, buti pa dito may naka-appreciate sa akin. Nag-enjoy na ako sa ginagawa ko. Tapos yung mga duty, natutuwa na sa akin. Dahil sa'yo yun, nanunungkulan ka noon. Kung hindi mo ko nilabas-labas na, hindi ako makikilala agad ng duty. 2 months nakilala na ako ng mga duty. As pinalabas na ako, binigyan ako pagkakataon doon sa labas para makahalubilo yung mga dalaw. Bigyan ako ng pera. Hipang kape nga noon, walang ako. Hindi nga ako dinalaw noon. Dahil noon sa'yo noon, nagkaroon ako ng pera, nagkaroon ako ng pagkakitaan. Tapos binibigyan-bigyan mo pa ako ng pagkain noon. Di ba naalala mo sa box mo? Kahit madaling araw, nagbabantay ako ng mga ano doon, binibigyan mo ako ng pagkain. Hindi mo na naalala, pero ako naalala ko bawat maliliit na bagay, naalala ko lahat. Alaga ko actually to inside. She was one of my tao na around me that would tell me
kung anong nangyayari sa mga ibang mga kaselda namin, kung may nagagalit pa dahil sa ganto-ganyan. She would always advise me para lang happy yung mga tao. I really value this girl over here. Sabi ko, paglabas niya, ako yung kukuha sa kanya. At siguradong may bahay siyang mapupuntahan. Kaya nga pagleha-pagretso, agad ako dito. Sinabi pa sa mom ko, tita, pasundo po ako sa CI daw. Wala kasi akong cellphone, wala akong ano. Hindi ko alam kung paano pumunta dito. Sabi ng mami ko, wala si Lino ah, paglaya niya. Sabi, tawagin ko daw yung driver, sunduin daw siya, ang lakas. 1 year pa lang siya dito. Pero so far, ang dami kasi nagtatanong sa akin, ano yung changes and adjustments nung paglaya mo last year? Ang labas ko pa lang talaga, 1 week pa lang siguro. Takot akong tumawid. Tumawid sa kalsada kasi nga may mga sasakyan. Alalayan lang ko ng kasama ko pag lumalabas ako. Sabi ko, natakot ka ba na tumawid? Hindi, naninibago lang ako kasi lalaki na ng mga nakikita kong building. Halos doon, wala tayong nakikita pagdating dito. Sobra talaga, naiyak nga ako noon sa tuwa. Kasi nga, alam, pinagbigyan talaga ako ni God na makaranas mo lang ng Christmas. Hanggang ngayon, syempre, hindi naman lahat binibigyan ni God ng pagkakataon na lumaya eh. Kahit sabihin mo na ipagsigawan mo sa loob na napaka-inosente kong tao, kung hindi ibibigay sa'yo ni God yung pagkakataon na mabuhay sa laya, hindi niya ibibigay sa'yo yun. Kaya blessed talaga ako kasi nga, binigyan niya pa rin ako pagkakataon dito sa laya na makasama yung mga anak ko. Ikaw din, syempre. Christmas wish mo para sa sarili mo? Wala naman ako ibang Christmas wish eh. Kasi andyan naman yung anak ko. Kahit wala naman akong asawa, mabubuhay naman ako. Naman ako single nandito po at ready to mingle si Lino. Yung material na bagay, nasisira din naman yan eh. Actually, nagsasend po siya ng ano, Shopee bawat oh. Ano, every week sa akin. Fuck na siya sa material goods niya. Wala naman. Ano pang hihilingin ko dito? Napaka-bless ko naman na yun. Sobra-sobra naman akong hihiling ka naman ano, sa gayagad na pinagbigyan ka na nga ng lumaya. Ihiling ka pa ng sobra-sobrang bagay. Kung para sa akin, yung magkaroon ng Christmas sa laya, yun ang pinakamalaking blessings na binigay niya sa akin. True. Kasi sa loob talaga, parang deprived na deprived ka eh. Hindi mo talaga makakamit yung mga gusto mo. Simple living niya lang, okay na sa atin, diba? Ikot-ikot tayo, nakagawa tayo ng mga gusto natin. And nakakain tayo to ng mga gusto natin pagkain. Doon. Pagkain talaga. Oo, pagkain talaga. Sabi ko, paglaya ako, sabi ko, kakain talaga ako ng lechon ko, Alice. Yeah, Christmas is very difficult inside jail. Ako talaga ang daming umiiyak pag December 24. Dito sa laya, madaming natutuwa. Doon sa loob, talagang iyakan po doon. Kahit na nagka-celebration, ang hirap talaga, may masaya sa isang lugar. It's telling you, you do not have a future. Gusto ko rin i-share sa kanila na syempre, yung mga ginagawa mo na yan. Natutuwa pa rin ako hanggang ngayon kasi syempre, nasa laya na tayo pareho. Kung tutuusin, yung pag-iisip mo na yan, ipofocus mo na yan sa career mo. Pero ikaw, nandun ka pa rin na binabalik-balik ka mo pa rin yung buhay natin sa loob noon na wala ka namang nakukuha doon, pero ikaw, patuloy ka pa rin nagbibigay ng blessings, pinapangiti mo pa rin yung mga tao na hindi mo naman sila kaano-ano, pero andun ka pa rin na nagbibigay sa kanila ng mga donation. Ano nga ba makukuha mo? Pero ikaw yung tao na hindi naman humingi na in return sa lahat ng mga binibigay mong tulong sa kanila. Kaya sabi ko nga eh, hindi naman, wala talaga sa position minsan, kahit politiko ka minsan. Kung gusto mo talaga tumulong sa tao, kayang-kaya mo. Eh, sobrang proud talaga ako sa'yo. Hindi lang ako yung natulungan mo. Hindi lang isa. Pag pumupunta tayo sa jail, alam mo yung ngiti ng mga tao na kahit sabon lang, toothpaste, kahit mga ano lang, mga maliliit na bagay, napapasaya na natin sila. Ikaw, tingnan mo naman eh, busy-busy ka pa sa trabaho mo. Andun ka pa rin. Singit mo pa rin yung jail. Parang naging advocacy yung pagtulong sa jail. Alam mo bakit, Lino? Kasi nung nandun tayo sa loob, bawat bigay ng mga tao sa outside world, and minsan lang talaga yun, sobrang na-appreciate natin yun, na parang nararamdaman natin, mahal pa tayo ng labas. Nabubuhayan tayo pag may nagbibigay from the outside world. It could be like education, mga libro, pagkain. Naku, talaga pagkain, nabubuhayan talaga tayo. Sashay na kape, talaga nagsa-celebrate na kami nun. Dito sa laya, naku, yung sashay na kape, wala lang, wala. Diba? Pero dun sa loob, talaga, yes, it's like gold. Ang daming taong pwedeng kumuha yan. Bakit ikaw? Ang daming politiko dyan pwedeng tumulong. Pag-election, diba, nag-aalon sila. Pero ikaw, hindi ka naman tumatakbo kung sino-sinong jail ang mga pinupuntahan mo. Kahit ano pa yan, walang kaarte-arte. Kahit mabahong jail pa yan, papasukan niya yung Karen yan. Wow! Na-amaze pa siya sa lugar na pupuntahan namin. Pa, 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 sobrang panghina.
Doon pa rin siya na-amaze pa rin siya, nakikipag-usap pa rin. Preso, walang halong biro, walang halong pambobola po. Napaka-ano po talaga ni Karen. No, totoo, promise. Okay, hindi siya natatakbo. Hindi, pero tumutulong po siya sa mga nangangailangan. Kung alam nyo lang po. Well, we just wanna spread Christmas to all of you guys para maintindihan nyo kung gaano kahirap sa loob ng jail. Kasi madami nagtatanong, paano po ba ang asko sa loob ng kulungan? Sana nabigyan namin kayo ng a little picture of how it goes inside. Emotionally, how deep the cut is. Bawat Christmas na dumadaan, talagang ini-etch talaga sa heart mo na talagang isa pa. So, you know, 5 years and I'm done. Ikaw, 4 years of Christmas there. She's done. And sana sa ibang tao out there, take care of your freedom kasi you just never know. You might lose the chance of being with your family. Thank you so much, Lino, for sharing your story. Pag nasa labas ako, usually kasama ko si Lino, so mag-hype po kayo sa kanya. Dahil dami ng pinagdaanan ng babaeng to, kahit nakakatuwa po siyang kausap, at medyo baliw po talaga to. Baka isipin na normal ako. Hindi po ako normal. Ang dami niyo po pinagdaanan just like me. So, yeah, thank you so much for watching my vlog. Don't forget to like, subscribe, and comment below. At may kita niyo po sa other videos. Sinama ko po actually si Lino sa Cebu City Jail. At iba-iba po pong previous vlogs ko. So, check them out. Thank you so much, and I will see you next time. Bye.